Alright mga amigos, ayon sa manager ni Naoya Inoue na si Hideyuki Ohashi, gumawa umano ng kasaysayan si Naoya Inoue sa kanyang naging laban kay Luis Neri noong Linggo bilang kauna-unahang Japanese boxer na kumita ng 1 billion yen or $6.5 million sa iisang gabi. At ang mas matindi pa dito mga amigos, posibleng madoble umano ni Naoya Inoue ang kanyang kikitain sa kanyang susunod na laban sa Setyembre. Ito ay kapag tinanggap niya ang offer ng kamahalang Turki Al-Sheikh para sa kanyang susunod na laban sa Riyadh Season Boxing Card. Ayon sa report, target pagsamahin sa iisang boxing event si Naoya Inoue at Anthony Joshua. Kaya naman tsak na limpak-limpak na salapi talaga ang kukubrahin ni Inoue kapag ito ay natuloy. Tinatayang $13 million. Yung mga atat na makita lumaban si Inoue sa labas ng Japan, heto na po ulit yon. Ayon sa report, sa Wembley Stadium sa London ang target venue. So tulad nga po ng naunang pahayag ni Naoya Inoue, ang reason lang kaya siya sa Japan lumalaban madalas dahil walang makatumbas ng kanyang kinikita sa Japan. Pero ngayong dodoblihin pa ni Turki Al-Sheikh ang kanyang kikitain, natural na susunggaban daw yan ni Naoya Inoue. Samantala sa iba pang balita mga amigos, arestado po si WBC World Middleweight Champion Jermall Charlo dahil sa isang banggaan ng sasakyan. At ayon sa report mga amigos, lasing si Jermall Charlo at tinangkapang tumakas. Kaya't nasampahan ngayon si Jermall Charlo ng tatlong magkakaibang kaso. Pero ayon naman po sa kanyang abogado, inaasahan nilang masusolusyonan nila ito ng maayos. Si Jermall Charlo na may kartadang 33 wins, no losses, no draws with 22 knockouts, ay tatlong taon na nga pong hindi nakakapagdepensa ng kanyang WBC World Middleweight title. Samantala sa iba pang balita mga amigos, kasado na nga po ang first world title defense ni WBC World Lightweight Champion Shakur Stevenson sa July 6 kontra kay Artem Harutyunyan. Si Artem Harutyunyan may kartadang 12 wins, 1 loss with 7 knockouts. Ang kaisa-isang tumalo po dito mga amigos ay si Frank Martin via unanimous decision. Bagamat hindi ito ang kalaban na nais makita ng mga boxing fans na labanan ni Shakur Stevenson, pero wala po tayong magagawa mga amigo sapagkat itong si William Cepeda ay inatras po ni Oscar De La Hoya kay Shakur Stevenson. Magiging co-main event naman po sa laban na yan mga amigos ang WBC World Super Featherweight Champion na si Oshaki Poster at kanyang idedepensa ang kanyang titulo kontra sa former gold medalist na si Robson Conceicao. Patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha.